At ito nang ang araw ng schedule ng papapabunot ng ngipin ni Natalie. Dahil noong nakaraang gabi lang ay iniinda niya ito, kaya nakapagdesisyon na kaming ipapabunot ang ngipin niya. Noong una ay takot na takot nga siya kasi baka daw masakit. Pero at last ngayon, pumayag niya siya na ipapabunot natin yung ngipin niyang masakit. Nasabad ng ibabaw nga pala yung ngipin niyang masakit. At dahil napapayag nga natin siya, ay agad-agad tayong bumiyahi patungo sa clinic at baka magbago pa yung isip niya. So ayan guys, maikling biyahe lang at nakarating na kami sa klinika na kung saan magpapabunot ng ngipin niyang masakit. At ayan, habang nasa lobby kami guys ng isang clinic, ay halatang halata ako na si Natalie ay namumutla at parang takot na siya. Pero sinabihan ko siya na huwag naman takot kasi hindi naman yun masakit. Parang kagat lang ng langgam yung mararamdaman niya. Kaya ayan guys, unti-unti na nga siyang ngumingiti kasi sa pambubula natin na hindi masakit. At effective nga yung mga strategy natin guys, ngumingiti na siya. At maya-maya nga guys, ito na yung pinakahihintay namin. At uumpisa nang bunutin yung ngipin niya. At hatang halata ko nga, natatakot na si Natalie. At napahawak pa ito sa kamay ng kanyang ina. Haha, dahil ito nga daw yung pampalakas ng loob niya. At ako naman ay walang katapos ang pagbibidyo at pangbubula na sinasabi na hindi masakit. Ito na nga guys, at last, hindi lang namin namalayan na tapos na palang bunutin ang ngipin niya. At ako mismo ang nakasaksi na para talagang walang nangyari. Highly recommended talaga itong klinika na ito guys. Tinanong ko nga si Natalie kung masakit ba, sabi niya parang wala daw. Nung una palang ay parang kagat lang ng gum talaga. Kaya kung magpapabunot kayo guys, i-recommend ko itong klinik na ito sa inyo. Bukod sa mura, ay hindi pa ito masakit. Ang location nga pala nila guys, ang clinic na ito ay nasa harap ng Barbo Central Elementary School. Kaya dito na kayo guys, at siguradong safe na safe ka. At ayun guys, kasi sabi Natalie, ngayon na tapos na akong bunutan ng ngipin, mayroon na naman akong hihilingin. Walang iba kundi magpapabili siya ng ice cream. At hindi naman tayo nag-alinlangan na ito pa rin yung mga hiling niya. Kasi nga, nabunutan siya ng ngipin, parang rin akong nabunutan ng tinik guys. At ayun, tumungo na agad kami sa store na kung saan kami pwedeng bumili ng ice cream. Kaya guys, ayun, let's go!